isang 20 anyos na dalaga, nahulog at natagpo ang wala ng buhay sa canopy ng isang condominium unit sa Muntinlupa City. Ma'am? Ma'am? Noong una, inakalang tumalon ang biktima. Pero lumalabas na may ibang dahilan ang kanyang pagkamatay. Paano nangyari ang krimen at sino ang nasa likod nito? Samahan niyo ako, tuklasin ang katotohanan at hanapin ang katanungan sa likod ng kasong ito. Magandang hapon. Ako po si John Consulta para sa Pinoy Crime Stories. Umaga ng October 19, 2023, nakita ng isang security guard ng kondo ang nakahandusay at wala ng buhay na si Mia, hindi niya tunay na pangalan. Agad naman tumawag ng polis ang gwardiya. Paano nga po nakuha ng Muntinlupa Police ang kaso pong ito? Paano po nagsimula? Nakita po ng ating mga investigador, kasama po ako, yung patay na babae. At pagkatapos po namin makita, ay nagkandak po kami ng investigation at pumunta rin po kami doon sa kwarto na sinasabi na pinaghulugan ng babae po. Sa initial report, inakala ng mga polis na tumalon ang biktima mula sa 15th floor ng condominium. Gaano po kataas, ma'am, yung building o yung kwarto kumpara doon sa lugar na kinabagsakan po ng babae biktima po dito? More or less po, nasa 180 meters po yung taas po ng building po. Hanggang sa mapansin daw ng mga polis ang mga pasa sa katawan ng biktima na palatandaang sinaktan ang babae bago pa siya mahulog. Pero ano ba tayo iba pang nakakita pong mga senyales doon po sa katawan ng biktima? Ano magsasabi na hindi po siya nagpakamatay? Opo. Habang nag-iimbestiga po kami, nakita po namin yung katawan ng biktima na may mga pasa sa braso. Mm-hmm. So, base po sa ganun, hindi po makukuha yon sa paglaglag lang doon sa taas ng building. So, may possible po na may iba pa bago nalaglag. Agad na pinuntahan ng mga otoridad ang mismong kwarto na tinuluyan ng biktima. Base sa mga crime scene photo na mula sa Muntinlupa City Police Station, makikitang magulo ang higaan. May mga sirang kagamitan din. Tinanggal din ang kurtina at halos masira ang bintana kung saan nahulog si Mia. Posibleng siya po ba itinulak, ma'am, o binuhat? Paano po kayo? Kasi may puwersa dun sa bintana eh. Okay. So nasira yung bintana. Hindi naman siya magkakasya dun kung mismo siyang nagpakamatay mismo dun. Okay. So tinitingnan namin yung anggulong yun na talagang hinulog siya. Dito na nagkaroon ng ideya ang mga otoridad na posibleng hinulog si Mia. At nang silipin ang closed circuit television o CCTV ng kondo, naagim sa kamera ang pagpasok ni Mia sa loob ng kondo unit kasama ang isang lalaki. Sino ang lalaking nahagip sa CCTV na kasama ni Mia? Ano ang kinalaman niya sa pagkamatay ng biktima? Wala ng buhay na matagpuan ang dalagang si Mia sa isang condominium unit sa Muntinlupa City. Base sa medical legal mula sa Muntinlupa City Police, lumalabas na tama sa katawan at pagkakabagok sa ulo ang naging dahilan ng kanyang ikinamatay. Bukod pa nito, mayroon din siyang mga pasa at sugat sa kanyang katawan. Hindi po kaya sasabihin ng iba na baka yung pasa na nakita po sa braso ng ating pong victim ay nagdulot po yun ay yung pagbagsak po niya, pagtama sa lupa. Pwede po bang, o hindi po pwede mangyari yun? Hindi pwede mangyari doon because ang normal na pagbagsak from heights ng isang biktima, usually ang unang babagsak doon ay yung isang part lang ng katawan. So in this particular case, kita natin sa skull, sa head niya na talagang ito ay sumabog or pumutok siya. So malayo po doon sa abrasion, doon sa kamay na lumalabas sa autopsy report. Magulo rin ang kwarto kung saan nahulog ang biktima. Dahil dito, kumbinsido ang mga polis na sadyang pinatay at inihulog si Mia. Agad ipinaalam ng mga otoridad sa nanay ni Mia na si Belen ang malagim na nangyari sa kanya. Mia!
Labis ang kanyang paghihinagpis sa sinapit ng anak. Masakit po eh, kwento, pero talaga ang layo-layo sa mukha niya. May mga picture naman ako. Ang layo talaga sa mukha nung anak ko nung nabubuhay pa kaysa nung pagkamatay niya. Malakas naman ang kanyang paniniwala na hindi nagpakamatay ang kanyang anak. Tinulak po talaga, walang bahid sa anak ko ang magpakamatay. Dahil may usapan pa nga kami na nitong January sabay kami mag-apply abroad. Kaya wala talaga akong hinala na magpakamatay ang anak ko. Natagal ba nakatira yan dito? Hindi ma'am, pabisibisita lang po kasi yan dito ma'am eh. Bukod sa salaysay ng gwardiya, nakuha rin ng Muntinlupa City Police ang kopya ng CCTV sa kondo. Lumalabas sa imbestigasyon na may kasamang lalaki si Mia isang araw bago nangyari ang krimen. Kung susuriin ang video, isa itong foreign national. This particular case po kasi wala pong tawag coming from the suspect dun sa security management. So, nung nag-conduct ng follow-up investigation, CCTV review yung ating mga investigador, nagkaroon sila ng idea na mayroon silang tinatago. Ang lalaki sa video, kinilalang si Ochena Christian Eze o mas kinala sa tawag na Azi, na isang Nigerian national. October 18, 2023, alas 10 ng gabi, makikita sa isang CCTV camera ang pagpasok ni Mia kasama si Azi sa kanyang condo unit. Ano ang kinalaman ni Azi sa krimen? Paano matutuklasan ng mga pulis ang tunay na sinapit ng biktima? Isang babae natagpo ang patay matapos mahulog sa 15th floor ng isang condominium unit sa Muntinlupa City. Ang itinuturong suspect, walang iba kundi ang kasama niya noong gabi ng October 18, 2023. Kinilala siyang si Ochena Christian Eze o Azi, isang Nigerian national. Ang dalawa, nakunan pa ng CCTV habang papasok sa condo unit. Ano ang relasyon ng biktima sa suspect? Ayon sa kwento ng nanay ng biktima na si Belen, online dealer si Mia sa isang kasino. Likas daw na matulungin sa pamilya ang dalaga. Si Mia po talaga, sa pagdating sa akin, tumutulong siya. Pero nitong may trabaho na siya, hindi ko na masubaybayan lahat ng galaw niya sa trabaho o kung saan man siya pupunta. Although nagsasabi niya, mama, aalis po ako sa kaibigan. Kaibigan naman lagi ang paalam niya sa akin. Anak ko! Kaya nang malaman ni Belen ang dahilan ng pagkamatay ni Mia, malakas ang kutob niyang may tumulak sa kanyang anak. Tinulak po talaga yung Nigerian name kasi may nakakita po eh. Kwento pa ni Belen, dahil online casino dealer ang trabaho ni Mia, posible raw na dito niya nakilala ang Nigerian national na si Ochena. Siguro po sa pagtatrabaho po niya dahil sa representative siya ng isang casino. Dito po siguro siya nakaka-encounter ng mga Nigerian na to. Hoy Mia, mag-iingat ka ha. Alam mo bang napanood ko sa TV, mayroong mga ni-raid sila na mga online casino. Baka mamaya eh kung ano-anong pinagagawa sa'yo. Ano ba yan, Nay? Legal kami. Aminado si Nanay Belen na mahigpit siya pagdating sa pakikipagrelasyon ng mga anak niya, lalo na kay Mia. Hindi ko po masasabi na kinikita niya. Although siguro nagkikita sila pero hindi ko po alam. Kasi ang paalam niya talaga sa amin, pag umalis, kaibigan at trabaho. Kasi po ang ano niyan, uwian na siya eh. May nakilala kasi akong Nigerian. Naglalaro online. Tapos pinalaw ako sa IT. Kaya nang may kwento raw ni Mia na may nakilala siyang Nigerian national online, agad niya raw itong binalaan. Sino-sino na lang yung mga nakikilala mo? At saka tingnan mo tong foreigner na yan. Sigurado ko ba na matino yan? Ha? At saka, baka mamaya may kriminal yan sa bansa nila. Grabe ka naman mga husiganay. Kasi po talaga sa akin, hindi ko po talaga inaalaw kasi na may mga anak din akong maliliit na babae.
Kaya sabi ko, pag mag-boyfriend ka anak, isikrito-sikrito mo sa mga kapatid mo, baka gayahin. Kaya po, yun po siguro ang dahilan, hindi po talaga siya magpapakita. Hanggang sa ang usapan online ng dalawa. How did you find my profile? I saw your name in the online casino. So you're stalking me? I'm sorry, I can't help it. I just want to know you. Since now that you know my work here, why are you here in the Philippines? Mas lumalim pa raw nang aminin daw ni Uchenna ang nararamdaman kay Mia. Good here in the Philippines. Life is also great. Also, women. So you have a girlfriend? Hopefully, if you meet me. Nalaman daw ng panganay na kapatid ni Mia na si Jose ang ginagawang panliligo ni Uchenna sa kapatid. Nung hinatid ko po siya nung kumukuha siya ng FBI, sabi ko lang po, kilala mo ba yun? Sabi ko, wag po siyang basta-basta sasama sa mga hindi niya pa masyadong kilala. Kalaunan, tuluyan nagkaroon ng relasyon ang dalawa ayon sa imbestigasyon ng mga pulis. Mia! Hi! Yes? I'm Ozzy. Ozzy! Yeah. Right. Why did I not turn out to be the way you expected? It's just that I'm not used to meeting up like this. But we already knew each other. But that's online. Ang hindi alam ni Mia, isang matinding pangarap pala ang nag-aabang sa kanya. Nagkapalagayan ng loob ang online casino dealer na si Mia, hindi niya tunay na pangalan, at isang Nigerian student na si Ozzy sa isang social media app. How did you find my profile? I saw your name in the online casino. So you're stalking me? Nagtagal ang kanilang pag-uusap online. I just want to know you. Since now that you know my work here, why are you here in the Philippines? Good here in the Philippines. Life is also great. Also, women. Hanggang sa nagkapalagayan ng loob ang dalawa. Ang hindi alam ni Mia, ito na pala ang magiging simula ng kanyang mabigat na pagdadaanan sa kamay ng suspect. Sure, ma'am. Yes? I'm Ozzy. Ozzy! Yeah. Right. Why did I not turn out to be the way you expected? It's just that I'm not used to meeting up like this. But we already knew each other. But that's online. Ayon sa imbestigasyon ng PNP Muntinlupa, matapos ang unang pagkikita nina Mia at Ozzy. I promise, I will make this day extra special for you. Inaya raw ni Ozzy si Mia na pumunta sa kanyang condominium unit sa Muntinlupa City. Sa tulong ng CCTV na ibinigay sa mga otoridad, makikita na noong October 18, 2023, 9:57 ng gabi, pumasok ang dalawa sa condo unit ni Ozzy. According sa aming pag-iimbestiga, ito ay gabi ay pumunta ang biktima at saka allegedly yung suspect sa kanilang condominium. Kinagabihan, bago mangyari ang krimen, nagkaroon daw ng hindi pagkakaintindihan sina Mia at Ozzy. Ang tinitingnan po naming mga anggulo sa investigasyon ay yung una, yung babae is nakatibak. And then po, nagmamassage. So, possible po na mayroon silang, kumaga, girlfriend, boyfriend nga po. So, yun din po ang isa nating tinitingang anggulo. It's my place. Pero ilang sandali pa, sinubukan daw ni Ozzy na makipagtalik kay Mia, pero tumanggi ang biktima. I don't know. I'm not comfortable. Why? You're too fast. Take a seat, please.
Mia, I'm your boyfriend. Do you trust me? Of course, Azzy. Doon nga po sa kanilang relasyon, maaaring meron po silang sexual encounter. Pero ano po yung posibleng pagsimulan ng away kung meron man? Posible, baka ayaw po ng biktima kung ano man po yung gustong mangyari ng ating ng foreigner na boyfriend po. Bukod pa rito, isa pa sa nakikitang dahilan ng mga otoridad ay ang pagseselos ng suspect sa ibang nakakausap ni Mia online. Hey, give me my phone! Who's this guy? That's my cousin. Your cousin? Your cousin sending you heart That's emojis? That's none of your business. Give me back my phone. This is my business. Dalawang buwan pa lang po silang magkarelasyon, ma'am. No? Opo. Pero hindi natin naalis na posibleng may pumasok ang selos. Opo, may selos. Mm. Possible din po yun. So yun po yung mga tinitingnan namin na angulo po. Umaga ng October 19, 2023. Naagip din sa CCTV na lumabas ang suspect na si Azzy sa kanyang unit. Pero sa pagkakataong ito, hindi na niya kasama si Mia. Ano ang nangyari sa mga oras na magkasama ang dalawa? Give me back my phone! I'm sick of you! We should break up! Hanggang sa umalis ng mag-isa si Azzy. Paano nga ba nangyari ang krimen? Isang babae ang nahulog at natagpuan wala ng buhay sa isang condo unit sa Mutunlupa City. Pero lumalabas na may foul play raw ang kanyang pagkamatay. Ang nasa likod ng kalulus-lulus na krimeng ito, walang iba kundi ang Nigerian national at boyfriend ni Mia na si Azzy. I'm happy to see you. Me too. Ayon sa investigasyon ng PNP Muntinlupa, October 19, 2023, bago mangyari ang krimen, naging maayos pa raw ang pagsasama ng dalawa. Ano po yung most likely naganap po sa loob ng unit na yon bago po na matay yung ating kababayan? Sa unang yugto ng kanilang pagsasama sa condominium unit na yan, sa kwarto in particular na yan, naging maayos naman ang lahat because we have the information na itong ating kababayan ay nag-render muna ng massage doon sa suspect na to, rather. Pero tumanggi raw makipagtalik ang biktima. Ayon pa sa mga pulis, nagselos ang suspect nang makitang may kachat ang biktima online. Who's this guy? That's my cousin. Your cousin? Dahil sa ikinilos ni Azzy, nakikipaghiwalay na raw si Mia sa kanya. You're my girlfriend. You're mine. You don't own me and I don't belong to anyone. We can say na mayroong isang point na hindi sila nagkasundo. Nagkaroon ng pagtatalo, nagkaroon ng kumbaga, struggle between the two of them kasi nga ayaw siguro ng biktima na gawin yung pinapagawa sa kanya. I'm sick of this and we should break up! Nang hindi magustuhan ni Azzy ang sinabi ni Mia, dito na raw siya binugbog. How did you do this, Mia? I love you, Mia! I love you, Mia! At hinampas sa dingding ng suspect. Ito po yung magpapatibay po ito yung mga galos na nakita, yung pasa sa kanya pong braso. Tama po ba, Her? With the presence of yung mga abrasion, mga hematoma na yan, it will give us a conclusion na talagang hindi pumayag and against her will kung ano man yung gustong ipagawa ng biktima. Pinilit man laban ni Mia, pero sadyang malakas daw ang suspect. So yung sinasabi mo, sir, na nagkaroon talaga ng matinding tama sa ulo ng victim, ibig sabihin po nun, nung siya ay inihulog, una-ulo. Una-ulo. Yun po ang unang lalabas talaga na matinding tama doon sa biktima. Doon po sa mga contusions na nakita doon sa biktima, sa autopsy report, ito po ay magpapatunay na ito yung means o ito yung indication na incapacitated yung biktima na lumaban doon sa suspect. Mia! Mia! Nang manghina si Mia, binuksan daw ni Azzy ang bintana. At dito, walang awa niyang inihulog ang biktima. Matapos ihulog ni Azzy si Mia,
nagawa pa raw niyang humingi ng tulong sa isa pa niyang kaibigan na foreign national din na nasa kabilang kwarto lang. What is it, Azzy? Man, something happened to Mia, man. She... What happened to Mia? She fell, bro. What? Fell where? She fell to the ground. From your room? Habang humihingi ng tulong ang suspect, kasalukuyan na rin ang paghahanap at pagtugis kay Azzy ng mga otoridad. Meron po ba tayong mga witnesses na maaari pong makuhanan ng testimonya para pumapalakas ang kaso po natin? Meron po. Yung nakakita po at saka po yung kasama nila dun sa unit. Sa isa pang kopya ng CCTV, nakunan pa ang planong pagtakas ni Azzy kasama ng kanyang mga kaibigan. Yung kasama po sa unit, sinabihan na po na may nahulog pero hindi pa rin po nila ni-report. Pagkos po, tumakas pa rin po. And it's a sign na guilty talaga. Pagdating sa lobby ng kondominium, dito na nahuli ang suspect. Agad naman dinala sa police station ang suspect na si Ochena alias Azzy. Nang makapanayam namin ang suspect, mariin niyang itinanggi na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Mia. I first woke up around 7. Then I asked her to give me a back massage. Okay. She gave me a back massage. After the back massage, then I slept. And then what happened? Then the next sound I heard was like a sound through the window when she shouted, like she fell. So I have to wake up. Like I rushed up. Immediately I found out she fell. Then I rushed to my roommate and was like, they should come and see what's happened. So my body was shivering. Sa paratang na siya ang sumira sa bintana para matapon ang biktima. Why is it that inside the room, the police investigators saw evidence of a commotion? Like your curtain was dislocated, the window was forced open. Things were quite in such a disarray inside the room. That was the window she fell from. Because when she was falling, she dragged the curtain down. And the window wasn't forced open. Because I always open my window. Naharap sa kasong homicide ang suspect na si Azzy. Colonel, dito po sa ating case ito, ano po ang status ng kaso po natin? Ang status ng case na to ay na-file na po natin sa City Prosecutor's Office ang kasong pagpatay laban dito sa Nigerian National. Bukod sa kanyang kakaharaping kaso, napag-alaman din ng PNP Mutinupa City na overstaying na sa Pilipinas ang suspect. Lumabas sa verification natin sa records na ito palang foreign national na suspect natin ay overstaying na po dito sa ating bansa. And sa datos po ng Bureau of Immigration, ito ay blacklisted na po dahil nga po sa overstaying na siya. Sa pagkahuli kay Azzy, umaasa ang pamilya ni Mia na tuluyang mabibigyang hustisya ang pagkamatay ng dalaga. Sana kung ikaw, Christian Ochena Azzy, kung talagang may konsensya ka, umamin ka nalang sa totoo mong ginawa sa anak ko. Huwag mo nang i-deny dahil dalawa lang naman kayo doon. Anak, kung nandito ka man ngayon, nakikita mo si Mama. Tulungan mo ako, nakagabayan mo ako. Basta lalaban natin ang kaso para mabigyan ng ustisya ang pagkamatay mo, anak. Love na love ka ni Mama, anak. Hanggang sa susunod na Sabado, para sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan, ako po si John Consulta para sa Pinoy Crime Stories.